Usapang politika pa rin tayo sa nagbabalik nating segment. Ito pong ating dokumentado ngayong gabi ay tungkol sa mga kakandidato sa 2010. Kilalanin natin ngayong gabi si Professor Nicky Perlas. Isang profesor din ang nag-aambisyong maupo sa Malacanang naman ang ating kilalanin. Sino si Nicky Perlas? Yan ang madalas na tanong ng ating mga kababayan. Alika, tignan mo yon. Kilala mo ba si Nicky Perlas? Hindi po. Kahit taga dito, kani mo siya kilala? Hindi rin po. Kuya, kilala mo ba kung sino si Nicky Perlas? Hindi po. Ang nag-aambisyong maging presidente, mismong kapitbahay pala. Pero di man matunog sa ratings maging sa mga kapitbahay niya, cool pa rin si Professor Nicky Perlas. Yung political system natin, masyado ng pabagsak, masyado ng madumi, masyado ng walang konsensya. So itong sinasabi namin, babaguhin natin itong political system natin. Eksperto sa 23 disciplines si Professor Nicky. Ang mga alam niya ay sa mga usapin tulad ng economic and financial management, globalization, sustainable agriculture at marami pang iba. Nakapagsulat na siya ng hindi bababa sa 10 research works at libro at hindi na rin mabilang ng mga artikulo. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi na niya makuha ang makipag-bonding sa mga kapitbahay. Matagal ito po ako. Kilala mo ba si Nicky Perlas? Hindi nga po, matagal ko na nababasa yan. Hindi ko po kilala. Pati mga balak niya sa first 100 days, sakaling swertihin siyang maging boarder sa likod ng mansyon sa Pasig, ni-research na niya. First 100 days po, ano ang gagawin niyo? Marami akong program sa 100 days, pero mag-uumpisa within the 100 days yung paglilinis ng BIR tsaka customs. Tsaka DPWH. Malaking trabaho, yes. Malaking trabaho. Pag profesor ang tinanong mo at hindi politiko, sasabihin niyang ang pagpapalakad ng gobyerno ay pinagsamang art and science. Kailangan ng mga taong creative and idealistic, pero may sistema at tamang skills. Partidong pangmasa ang dinadalang bandila ni Professor Nicky. Ang gusto nila, bagong mukha, bagong politika. Ang mga kandidato galing sa iba't ibang sektor. We recognize sila in many different areas, whether governance, finance management, urban planning, environment, economics. Alam ni Professor Nicky na hindi uubra ang PC niya pagdating sa pondo. Pero ang sagot niya, maglabasa na lang ng kaalaman ng mga kandidato sa isang open forum at public debate. Ang number one sickness ng old politics, yung tinatawag kong winnability virus. Itong pagboto ng mga kandidato dahil nabibigyan sila ng pera o may name recognition, hindi tinitingnan ano yung track record, ano yung character, ano yung karanasan, ano yung vision niya, ano yung strategic agenda. Ito ang tanong ngayon. Ilan nga ba sa ating mga botante ang handa sa bagong mukha o paniniwala sa politika? O baka naman ang bagong mukha na inaabangan lang ng marami sa atin tuwing halalan ay yung papel na may tatlong mukha. Fiona Rosario po, Dokumentado.